Magandang buhay po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Buksan niyo po ang inyong pong mga Bible sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Matthew 28, 19 to 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let's go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang mensahe. Bless niyo po ang mensahero. At i-bless niyo po, kumilos po ang work, ang Holy Spirit mag-work within us today. In Jesus' name, amen. So sabi ng Biblia, nung tayo po ay tinanggap natin si Kristo sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas, John 1:12, sabi ng Biblia, we became sons of God. We became a member of a family of God. At sabi po ng Biblia, which is a very good news, a very great privilege. Tayo po ay makasalanan at nagkamit ng kapatawaran. At nung tayo po ay naging anak na ng Diyos, hindi po tayo niligtas ng Panginoon na pumunta lang ng langit. Niligtas tayo ng Panginoon with a purpose, with something to fulfill in this world. Kasi kung ganun ang kung purpose ng Diyos ay pumunta lang tayo ng langit, right away na tinanggap mo ang Diyos, you will be dead. Okay? Pero hindi po. Why? Because God has a purpose. Okay? Makikita po natin sa verse na binasa natin that Jesus commanded the disciples. Disciples represents, it pictures church. It pictures the every Christian. Okay? So ibig po sabihin, sinabi po dito is ng Panginoong Jesus that go ye therefore and teach all nations. Okay? Ibig sabihin, meron pong pinapagawa ang Panginoong Jesus. At kung ito po ay sinabi sa mga disipulo, remember that we are also part of that because we are part of that great commission. As a Baptist, as a Christian, we believe in that. But how about the Christians today? Are we still going outside and proclaiming the word of God? Are we still go out and winning souls? So we must be, because marahil marami sa mga Kristiyano busy na sa kanilang trabaho, busy na sa kanilang mga negosyo, busy na sa pag-aaral, at wala nang time na magpahayag ng salita ng Diyos. Wala nang time na magbahagi ng salita ng Diyos. But no, as a Christian, our primary objectives, our primary goal in life is to win souls, which is God commanded us to do. And why we need to preach the word of God? Why we need to proclaim the word of God? Number one, it's because of the word go. Number one, it is because we have a powerful command. Tayo po, ang pagsusoul winning po, ang paghahayo, ang pangangalap ng balita, ng mabuting balita ng Panginoon ay isa pong utos. Hindi po kung kailan mo lang gusto, kung kailan ka lang nasa mood, o para lang sa mga pastor, para lang sa mga choir members, para lang sa mga ushers. No, it is for every Christians to win souls. It is for every believers, every saved person that accepted Jesus Christ as personal Lord and Savior. So this is our duty. It is every Christian's duty. Are you doing your duty? Are you still winning souls for Christ? Dapat po, yan po ang ating maging primaryang ating dapat gawin bilang isang Kristiyano. Why? Because it's a command. And every time that we don't win souls, we disobey God's command. We are disobeying Jesus Christ. And remember, hindi nyo lang po tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, kundi para po na ating maging master ng ating buhay, maging Lord ng ating buhay, na siya po ang nasusunod sa ating buhay. Okay? At sabi ng Biblia that Romans 12:1, it is for God's purpose. It is a living sacrifice unto God. Number one, we have a powerful command. Number two, we have a powerful message. Tayo po'y may mensahe sa mundo. Ano po yung mensahe na yun? Na si Jesus ay nagliligtas. Na si Jesus ay nagbayad sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ni, unto them which are going to perish, it is foolishness, but unto us which is
which are saved, it is the power of God. It is the power of God within you and me as a Christians. Hey, Christians, listen to me. You have to win souls. You have to proclaim the message of salvation to your neighbor, to your co-workers, to your classmates, to your families and loved ones. Okay? So, hindi po tayo dapat maging tikom. Bakit? Meron po tayong mensahe. Hindi po ito chismis. Ito po yung mensahe. Mabuting balita ng Panginoon para po sa mundo. We have a power, number one, we have a powerful command. Number two, we have a powerful message. Number three, we have a powerful provisions. Provided po tayo ng Panginoon. Sabi po ng Biblia, as initial receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto Samaria, unto Judea, unto part of the earth. Sabi ng Biblia that we have a power. Well, provided tayo ng Panginoon. But Christians, why you are so lazy doing nothing for the Lord? Busy po tayo sa mga bagay na makamundo, makasanlibutan. But we are not busy for the Lord's work, which is our primary goal. Which is, are you Christian? Are you saved? So why you are not? Why you are not going outside? Knowing that we have already provisions coming from God. Sabi ng Biblia, if God is with us, who shall be against us? Wala po tayong maikakatwiran. Tama na po ang pagrason, excuses and alibis. Let's preach the word. Sabi ng Biblia, sabi kay Timothy, ni Pablo, preach the words in season and out of season. Christians, are you preaching the word of God? Wala na pong time mag-backslide. Wala na pong time manghina pa, kundi iproklama na po natin, because tomorrow might be too late for them. We have to preach the Word of God. Preach the Word of God.